Agosto na po. Ang sabi ng iba, ito ay tinatawag na ghost month dahil walang masyadong kaganapan. Pero mukhang may ibang Agosto natin ngayong taon dahil sa mga plano na gusto nating mangyari. Itong buwan na ito, ito na yung pagbalik ng face-to-face classes. Kasabay sa pagdiriwan natin ng buwan ng wikang pambansa ay ang pagbabalik na po ng ating mga mag-aaral sa eskwela. Ito ang tinututukan ngayon ng ating Vice President at Secretary of Education na si Inday Sara. At talagang mukhang matutupad ito. Hindi man ito ganun kasimple, pero kapag tamang paghahanda ay siguradong magiging matagumpay ito. Una na riyan yung panigurong nakapag-booster shot na ang lahat. Lalong-lalo na ang ating mga kabataan para talagang handa ang pangangatawan nila sa pagbabalik eskwela, kaya inilunsad kamakailan yung Pinas Lakas. Sa aking palagay, kaya naman nating makontrol ito, kaya hindi na tayo magla-lockdown. Pagdating matagumpay, matating one out. Sa kasalukuyan ay nasa 15.9 milyong Pilipino ang nakapag-first booster shot na. Samantala, mga 1.2 milyon mahigit ang nakapag-second booster shot. Hindi pa ito magandang numero kumpara sa target natin na 100%. Kaya hindi tayo magsasawang pakiusapan ang ating mga LGU na maging mas agresibo dito sa kampanyang ito. LGUs can lead the way when it comes to changing our country from the bottom up. We are doing nothing less now than transforming our economy into a post-pandemic economy. Kasalukuyan ay nasa 15.2 million learners na raw ang mag-e-enroll sa ating paaralan. Kailangan natin maintindihan na ang bilang ng tao na apektado sa pagbubukas ng face-to-face classes ay higit pa sa numerong ito. Kakailanganin ng mga estudyante na mag-commute papuntang eskwelahan, kaya't ang ating in-transport sector ay muloy ring magkakaroon ng karagdagang trabaho. Kailangan din ay handa ang mga pampasaherong sasakyan na ipatupad ang minimum safety standards. Kailangan rin ng mga estudyante ng mga school supplies at materyales. Isama mo na yung pagkain, kaya't ang ating retail industry ay may karagdagang influx din ng salapi. Marami ring mga magulang na mas magkakaroon ng oras makapaghanap buhay kapag nasa eskwelahan na ang kanilang mga anak. Kaya't madadagdagan ang ating workforce at mas marami rin silang mga magiging option sa pagpili ng trabaho dahil hindi na sila limitado sa online. Kaya't kapag ito ay naging matagumpay, hindi lang ito balik eskwela, kundi balik negosyo, balik hanap buhay, at balik kaunlaran. Ito ay masasabi ring malaking tulong sa malawakang kilusan natin ng pagbubukas ng ekonomiya. Maraming industriya ang magiging bahagi at makikinabang sa hakbang na ito, kung kaya't dapat nating siguruhin na ang lahat ay handang-handa. Siguradong ako excited na ang ating mga anak, ang ating mga estudyante na makabalik at makita sa personal na naman ang kanilang kaklase, kanilang mga guro. Kaya't hikayatin natin ang paghahanda ng lahat para sa nalalapit na pagbabalik na face-to-face classes ngayong Agosto. Ipagdiwang din po natin ang buwan ng wikang pambansa at laging tandaan na sa lahat ng ating panghaharapin, ang diwa ng ating pagka-Pilipino ay mananatiling maningning. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.